Papuri sa kaligtasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaligtasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdig, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo magmarapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, may sa loob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, ano ang pinagmumulan ng iyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Meron kayong pinakamimithi, ngunit hindi niyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinakaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Baka naman na nakala ninyo'y walang kabuluhan ang nasasaad sa kasulatan na napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritong ibinigay niya sa atin. At ayaw niya na may kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit higit na malakas
ang tulong na ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat ang sabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagkumbaba. Kaya nga, masakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang iyong mga kamay, kayong makasalanan. Linisin ninyo ang iyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Mamighati kayo, maghinagpis at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang iyong halakhakan. Palitan ninyo ng pagluha ang iyong kapangyarihan. At ang kapangyarihan sa inyong kagalakan, magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Wika ko, kung ako lamang ay may pakpak, parang kalapati, ako ay lilipad. Ako ay hahanap ng dakong panatag. Akin liliparin ang malayong lugar at doon sa ilang ako mananahan. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ako ay hahanap agad ng kanlungan upang makaiwas sa bagyong daratal. Sila ay wasakin, poon guluhin mo. Pag-uusap nila'y baya ang malito. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Yamang karasan ang nakikita ko at sa lungsod nila ay nagkakagulo. Sa lungsod na puno ng sama't ligalig, araw-gabi doon sila lumilingid. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ilagak sa poon yaong suliranin at ikaw ay hindi niya bibiguin, hindi babayaan ang taong magaling. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sa krus ni Kristo dinamal itong aking pamumuhay na para sa Kanya lamang. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya,
Ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila nauunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus at tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging lingkod ng lahat. Ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po sa ating pagninilay, ang ating magiging tema ay yung tunay na kahulugan ng pagiging dakila sa kaharian ng Diyos. Yung ating pong ebanghelyo, matapos na muling ipahayag ni Jesus ang tungkol sa kanyang nalalapit na paghihirap at kamatayan, nakita po natin ang mga alagad. Hindi sila nagkakaintindihan. Sila'y nag-uusap kung sino sa kanila ang pinakadakila. At nang marinig nga po ito ni Jesus, kanyang tinipon ang mga ito at kanyang sinabi, ang sino mang nagnanais na maging una ay kailangang maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Ito po ang mga mahalagang aral na pwede nating makuha. Una, ang tunay na dakila po ay naglilingkod. Sa ating mundo, madalas na ang tinuturing na dakila ay ang mga nasa katungkulan. Maraming kayamanan, maraming kapangyarihan. Ngunit si Jesus ay nagbibigay ng kabaligtarang pananaw. Ang tunay na dakila para kay Jesus ay yung mga handang maglingkod sa iba. At ito naman po, mga kapatid, ay tunay na nakita natin sapagkat si Jesus mismo ang naging halimbawa kung papaano maging dakila sa pamamagitan ng paglilingkod. Jesus came not to be served, but to serve the entire community. Ang tunay na dakila ay hindi masusukat po sa dami ng kapangyarihan, ng ari-arian, kundi sa ating readiness, kahandaan na maglingkod, lalo na sa mga nangangailangan. So ang unang punto, ang tunay na dakila, naglilingkod. Pangalawa, ang tunay na dakila ay may pag-ibig. Kapag sinasabi po ni Jesus na ang nais maging una, ay dapat na maging lingkod ng lahat, tayo ay hinihikayat niya na umibig. Ang tunay na pag-ibig po ay never selfish, hindi makasarili, handang magsakripisyo para sa iba. Sa paglilingkod natin sa ating kapwa, halimbawa ang iba sa pamilya, ang ibang mga magulang, titiisin yung mawawalay sa anak para makapagtrabaho sa ibang bansa. At marami po sa ating mga online viewers ngayon, nasa ibang bansa, tinitiis ang distansya, tinitiis na malayo sa kanilang mga anak, hindi dahil hindi nila sila mahal, kundi dahil umiibig sila. Nais na mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya, nagtitiis ang ating mga OFW para lamang makapagbigay
ng kahit papaano maging hawang buhay sa kanilang pamilya. Ang pag-ibig ay pagsasakripisyo. At ang tunay na lingkod, mga kapatid, ay umiibig. Ganyan si Kristo nung ibinigay niya kanyang buhay sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay, doon natin naramdaman, totoong iniibig pala ako ni Kristo. Totoo siyang magmahal sa atin. Pangatlo, mga kapatid, ang pagtanggap sa mga bata, sagisag po ito ng kababaang loob. Ang bata po'y sumisimbolo sa kawalan ng kapangyarihan, kawalan ng pretensyon, natural na isang bata. Ang pagtanggap sa kanila ay nangangahulugan ng pagtanggap sa mga taong walang impluensya o kapangyarihan. Tayo'y tinatawagan ni Jesus ngayon, yakapin po natin at alagaan yung mga taong nasa laylayan ng lipunan, sapagkat sa pagtanggap po sa kanila, tinatanggap din natin si Kristo. Ano man ang gawin mo sa mga maliliit na ito, ay ginagawa mo rin sa akin. Kaya nga, ang susunod po ay ang mapagpakumbabang puso ni Jesus. Si Jesus, anak ng Diyos, nagpakumbaba at naglingkod. He emptied himself. Ang kanyang pagpapakumbaba ay isang perpektong halimbawa ng tunay na pagiging dakila. Tayo rin ay tinatawagan po ni Jesus na magpakumbaba. Minsan po tayo mahirap magpakumbaba pag marami tayong nalalaman, pag marami na tayong kapangyarihan, kapag marami na tayong ari-arian, kapag matagal na tayo sa ating trabaho, minsan hindi tayo open. Bakit ako makikinig sa bagong salta sa ating kumpanya? Matagal na ako dito. Minsan ganoon ang ating attitude. Mas matagal na ako dito, mas mataas ang aking pwesto, hindi ako makikinig sa iyo. Subalit si Jesus, tinatawagan tayo ngayon, magpakumbaba, makinig. Ang pagpapakumbabang puso, katulad ni Jesus, ito po ay bukas sa grasya. Kapag kasi tayo nagpapakababa, bukas tayo sa suggestion ng iba. Kapag naman tayo nagpapakababa sa harap ng Panginoon, bukas tayo sa kanyang grasya. Kaya nga po sa ating pagninilay sa araw na ito, tanungin po natin ating mga sarili, tayo ba ay naglilingkod sa ating kapwa? Tayo ba ay nagpapakumbaba? Tayo ba ay umiibig katulad ng ginawa ni Jesus? Handang ibigay ang buhay para sa ating lahat. Let us surrender everything to our Lord Jesus, sa ating mahal na Jesus Nazareno. Kaya nga, sabihin natin sa Kanya, Poong Jesus Nazareno, maawa kayo sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinahayag ng Panginoon ang kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay sa pamamagitan niya ang mapagpakasakit na lingkod. Dalhin natin ang ating mga petisyon sa Ama ng lahat ng habag. Ang ating itutugon, mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng maliwanag na pananaw ng mapagtimping katatagan sa mga kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang kapayapaan at pagkakaisa naway maghari sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng tao sa mundo. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Atin nawang mapagtanto na hindi matatagpuan sa kapangyarihan at pagiging kagalang-galang ang tunay na kadakilaan kung di makikita lamang ito sa paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos,
basbasan mo ang iyong mga anak. Ang may sakit, naway maiugat ang kanilang pagdurusa sa mga paghihirap ni Jesus sa krus. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga nauna na sa ating mga yumao, naway tumanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng katapangan upang tanggapin ang mga paghihirap na dumaraan sa aming buhay. Akayin mo kami sa kaganapan ng kaligayahan sa iyong presensya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at ala na iyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay. Tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinagkikiharapan sa pamamagitan na iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangitapadin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo na kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we denied. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When will you cease running in search of our loneliness? Let His love feed the hunger in your soul till it overflows with joy. You yearn to know. In Him alone is our hope. Strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved.
announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit, mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot ng ligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang baling na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daldalan nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisad ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal pa na kami. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinuwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal panahagin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinuwalhati panahagin.